Yo, welcome back guys. Kalimay Unen po. Nagbabalik para maghatid na isa na namang makabuluhang content para sa inyo lahat. At lalo sa mga coin hunter na kagaya ko. At kung bago pa lang dito sa ating channel, make sure na pagtapos manood ay mag-subscribe at pindutin ang notification bell for more videos. At syempre, shoutout po sa inyo lahat. Especially sa aking mga kaibigan na talagang full support. Na sina Bro Romel Castillo at Ate Lisa. Higit sa lahat kay Bro Beethoven Casco, Federal Post TV Magazine, ang kanyang channel. Pakisupportin po siya at pakisubscribe. Okay guys, ang mga coin natin po today ay itong 3.25 cents. May narapat ko nga gawing 3. I mean, 3-in-1 na parang kape. Huwag mo nalang guys. Kahit 3 ito, magiging maiksi at lubos ang info na inyong makukuha. Basta magtiwala lang kayo at after ng video na ito, may kaalaman na naman kayong kargada. Okay guys, sisimulan ko dito sa year 2011, 25 cents. Sa nakikita nyo po, anong grade kaya ito? Kung hindi pa kayo marunong at humingin guys, may video ako kung paano mag-grade ng coins. Kung binigyan ko ito ng grade, nasa about uncirculated pa ito. Dahil makintab pa siya at halos sa walang gasgas. Ayan ang reverse at ito naman ang reverse. Ayan, at ito naman tayo guys sa year 2012, 25 centimo din. Ayan guys, kung bibigyan ko ito ng grade, para sa akin ay brilliant and circulated pa ito. Ayan, sa nakikita niya naman, napakakintab pa ho. Di hamak na mas makintab sa 2011 natin. Ayan, ayan ang reverse at ang reverse. Ayan, napakakintab, napakaganda po. At lastly guys, punta tayo dito sa 2013. At ang magiging grade naman nito para sa akin ay halos pareho lang din ang 2012. Tingnan nyo naman, halos pareho lang silang kondisyon. Ayan, yung 2012. Di po ba? Makikita nyo naman yan. Makintab at walang gas-gas. Brilliant and circulated po ang kondisyon nito. Ayan, yan ang overs at ang reverse. So ayun guys, kaya sigurado ako na meron po itong value. Ngayon naman guys, papasok tayo sa isang website para malinawan ang karamihan sa inyo. Dahil yung iba daw na collector, sinasabi na wala daw value ito. Kung maramihan at per kilo daw, saka palang magkaka-value. Hindi naman po ito scrap metal para timbangin. Pwede siguro kung ang kondisyon ng barya ay halos sa sobrang pangit na. Pero bibili po ba sila ng sobrang pangit? Siyempre hindi, di ba? Maliban na kung ginto or silver. Kaya ito nga, kung meron kayong ganitong hawak at pareho ng kondisyon ng tatlong ito, ako lang magsasabi sa inyo, may value po ito. Kaya tara guys. Ito guys, andito na ako sa may isang malaking website sa NGC, World Coin Price Guide. Kaya makakasigurado tayo na value na ibibigay ng mga coin nating hinahanap ay saktong-sakto. Walang labis at walang kulang. Ayan sa screen guys, ang katulad ng ating barya na 25 centipo. At nandito na rin ang kanyang featuring. Dito na rin natin siya titignan. Ayan guys. Ang 25 cents specifications ay guys, composition, brass, plated steel at tumitibang na 3.6 gram. Diameter niya 20mm sarado. At sa reverse, makikita value and date. Sa reverse, central bank seal within a circle and gear design. Reverse legend, Bangko Sentral ng Pilipinas at ang year na 1993. At ang EDSA description naman ay plain lang siya. Ayan ang kanyang specification guys. Ngayon, magagawin na tayo guys sa kanyang value. Yan, scroll lang natin. Ayan, kailangan makilala nyo ang ating mga barya at tayo na mismo ang sasagot sa mga katanungan natin kung may value ba talaga ang ating mga coin na tulad ito ng 25 centimo 2011, 12, and 13. Ito guys, oh, tignan nyo. Ayan, pansinin nyo po yung year guys mula doon sa kaliwa, 2011, 2012, at 2013, 25 centimo, yung huling tatlo yan po. Tapos sa scroll natin pa kaliwa. Diyan makikita natin ang grade at andyan na po ang value niyan. Ayan guys, pansinin niyo po yung G, itong G. Ibig sabihin po ng G, ayan po yung grade niya.
good. Sumunod, BG is a very good. Sumunod, fine, very fine, very fine, and extra fine. So, ibig sabihin guys, dito sa extra fine, kung ang hawak ninyong coin ay extra fine condition, ayun lang po ang value niya. $0.20. So, ang kung extra fine ang ating ang aking hawak, ayan po ang value niya. Kaso ay mas maganda po ang ating coin. Kaya itataas natin ang grade niya. Scroll pa natin sa kaliwa. Ito guys. Kailangan ko na matinding editing skills dito para maipakita ko sa inyo ng malinaw. Hindi po madali mag-edit guys. Pero para po sa inyo, sinisikap ko yan. Ayan, mula po doon sa extra fine is $0.20. Ang sumunod po na grade is 50. Number na po ang sumunod eh. Then 53, 55, sumunod ay 58. Tapos sa grade na 60, kung ang kuya rin ay nasa grade na 60, ayan po ang value niya, $0.30. Ayan, tingnan natin yung score value guys. Tingnan natin ang pinakamataas na value yung binibigay nila sa isang barya. Sumunod po ng 60, 61, 62, 63. Ayan po ang value, 0.50. Mas mataas po siya ng 0.20. At kapag itataas pa natin guys, 63 yun lang sa no, $0.50. And sumunod is 64, tapos 65. Bali sa 65 na grade na inyong barya, ayan po ang value is $1 na po. Ayan po ang pinakamaganda, 65 po yan. Maaring ang 65 is katumbas ng brilliant uncirculated. So para sa akin guys, yung 2011 ko, pwede ko siyang ilagay dito sa grade na 63. Ang value is $0.50. At yung brilliant uncirculated ko na 2012 at 2013 ay pwede na rito sa 65 na grade. The value is $1. So guys, maganda na po ang value na itong mga coin na ito. Basta ganito, katulad ng gantong mga kondisyon. Ayan guys, kapag meron pong collector, coin collector na sabi sa inyo na, ay walang value yan. Sabihin nyo guys, ito pa, sabihin nyo na, ha, doon po sa napanood ko kay Kalimay O9. Meron po siyang content. Panoorin nyo po para malaman nyo kung ano ang value ng coin na 2011, 12 at 13. So ayan guys, sana po nakatulong sa inyo ulit itong content natin ngayon para po sa inyo ito, para din po sa inyong entertainment. So ayan na. Alright guys. At kung bago pa lang sa ating channel, please huwag pong kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kang updated. So until next time po, God bless you all. I'm out.